Kasi binigay nila sa akin yung number ko. What? Ano daw? What the fuck? Ay. Hi guys! Welcome back to another vlog. This is Charm. So, for today's vlog, pag-uusapan natin yung mga questions na tinanong sa akin nung case officer ko during my CFO telecounseling or interview. So, mag-start na tayo. Number one, unang tinanong nila sa akin, syempre, is yung pangalan ko. Kasi, binigay nila sa akin yung phone number nila nung nagpa-schedule ako. So, binigyan nila ako ng schedule and then tinawagan ko sila on time. So, nung tumatawag na ako, tinanong nila yung complete name ko para makita nila sa list kung kung naka-schedule ba ako sa kanila. So, number two, tinanong nila ako kung saan ang destination ko, kung saan ako papunta. So, sinabi ko na papunta ako ng Australia. So, number three, sino ang pupuntahan mo doon? So, yan guys. So, syempre, sasagutin nyo kung sino, kung boyfriend nyo, fiancé nyo, or asawa nyo, or husband nyo. So, yun, bahala kayo kung ano isasagot nyo doon. So, okay. Number four, saan at paano mo siya nakilala? So, dito magkukwento ka ng konti, sabi mo sa kanila kung paano at saan mo siya nakilala. Next, number five, ano ang pangalan o kompletong pangalan ng asawa mo o nung taong pupuntahan mo doon sa Australia? So, bibigay mo lang yung complete name and that's it. Number six, ano ang complete address niya sa Australia. So, buti na lang alam ko kung ano yung complete address ni Chris. So, sinabi ko lang kung ano yung complete address niya. Next, tinanong din guys kung kailan ang birthday ni Chris. As in. So, sinabi ko sa kanila yung birthday ni Chris. And, syempre, tatanungin din nila after yung birthday, tatanungin nila kung ilang taon na yung mister nyo o yung boyfriend nyo or fiancé nyo. So, dapat alam nyo kung ilang taon na siya. Then, after nun, tinanong din nila kung ilang taon na ako nung kinasal ako dun sa mister ko o dun sa husband ko. And, kung ilang taon tinanong nila kung ilang taon ako nung kinasal kami. So, tinanong din nila kung ilang taon yung husband ko nung kinasal siya sa akin. Medyo malito. O ako lang yung malito. Next, tinanong din nila kung nakikipag-communicate ba ako nun sa family members niya, dun sa relatives niya. And I said yes. Nakaka-chat ko si mama. Nakaka-video call ko rin. Ganon din si nana. Or si yung grandma niya. Then, sino pa? Si Leonie, yung kanyang kapatid. So, nakaka-chat ko lang din siya. Pero, mostly ay si nana. Yeah, si nana. Makwento kasi si nana nung una. Tapos, si mama sa video call. Next, ano ang trabaho ng iyong mister or ng iyong asawa? So, yun lang guys, tatanungin nila. At tatanungin nila kung ano yung trabaho mo dito sa Pinas. Kung ready ka bang i-give up yung meron ka dito sa Pinas para makasama yung asawa mo. So, yun. Tinatanong nila kung may trabaho yung asawa mo kasi syempre tinitingnan nila kung kaya ng iyong asawa na maging sponsor. Hindi. Tinatanong nila yun kasi gusto nilang makasiguro kung kaya kanilang
kaya kanyang suportahan. So yun yung sinabi sa akin ng case officer ko nung ini-interview niya ako. Kasi tinanong niya din kung magkano ba yung sinusweldo ng aking asawa. So kaya nagulat ako. So pinaliwanag din naman bago pa nung nagulat ako, siguro alam niya na bigla ako kasi tinatanong niya yung ganung kasi di ba parang pwede ba yun, ba't pati yung sweldo tinatanong. So sinabi niya pinaliwanag din naman sa akin kung bakit, kasi nga yun, kailangan alam nila na may kakayahang mag-sponsor or may kakayahang supportahan ako once I get bail. Next is yun nga yung magaling sweldo nung iyong asawa, then single ba siya nung nakilala mo. So yes, single si Chris nung nakilala ko. So wala siyang naging past relationship or hindi siya divorce. So next is kailan kayo kinasal. So dapat alam niyo exact date, month and year kung kailan kayo kinasal. So yung sa amin kasi mag-iba yung time zone, kaya ang sinunod naming date is yung date sa US. So yun, pinaliwanag ko lang kung bakit ganun. So okay lang naman. Basta ang susundin namin ay kung ano yung nakalagay dun sa marriage license namin, which is 90. Next is, sino yung nagkasal sa amin? So, tinanong nila yon yung complete name ng celebrant. Okay. Kailan kanya una at huling binisita? So, dapat tanda niyo yung exact date, kung kailan, pati yung month at saka yung year. So, kasi tinatanong nila. So, pinaliwanag ko din dito kung bakit hindi siya nakabalik. Kasi nga, pandemic nung mga panahon yun, bawal mag-travel. Kaya, hindi siya nakabalik para sa wedding namin. Kaya nag-online wedding kami. Okay, next is, anong plano nyo once magkasama na kayo sa Australia? So, sinabi lang namin, sinabi ko lang kung ano yung mga plano namin pag nandun na ako. So, yun lang. Next is, tinanong nila kung meron akong kamag-anak doon sa Australia. So, tinatanong nila yun kasi just in case na may mangyari masama or like sinasaktan ako. Pero sa tingin ko hindi naman, parang wala naman sa itsura ni Pisa na ano, mananakit siya. So, pero sinabi pa rin yun ng case officer ko. Then, nag-advise din siya na mag-join ako sa community, Filipino community dun sa Australia. Mag-search ako ng Facebook page kung saan meron Filipino community dun sa Australia para makapag-join ako. Para hindi ako ma-homesick or may kausap ako ng mga Pilipino. So, yun. And, nag-advise din sila na pag-aralan ko yung mga places doon sa Australia, yung mga possible dangers. Yun, para maging aware ako. And, ginawa ko naman. Nag-search ako sa YouTube, nagtingin-tingin ako para malaman ko. So, yun lang. Yun lang yung mga pinanong sa akin ng case officer ko. So, hindi pa rin ako nakakakuha ng, hindi ko pa natatapos yung seminar doon. Parang naka, ano pa na, may second interview pa ako kasi hinahanapan nila ako ng PSA marriage certificate na galing sa US. Kasi taga US yung nagkasal sa amin. So, pinaprocess pa namin yun. Kaya, medyo matatagalan pa. Ewan ko, sabi nung iba, it will take 2 weeks. Yan, 2 weeks. But, nung nag-message sa akin yung Philippine Consulate General, sinabi nila na it will take 6 weeks. Probably 6 weeks. So, sana mas maaga. Hindi umabot ng 6 weeks. Kasi marami atang na maraming clients sila. So, maraming silang pinaprocess. So, yun lang guys.
sana makuha na namin yung PSA marriage certificate namin ng mas maaga para magpapad na ako. So, yun lang guys. Bye-bye. Thank you for watching.